ano na tayong bukid kasi. Diba? Kailangan na dun ito. Itong pisda at kailangan na itong lutuin. Walang ulam dun. Pero masarap magpechay, no? Sabihin ko nga magpechay kami. Basahin natin yan. Oh, yan. Sinasapian na si Kuya Numero. Nangingiwi na. Yan silang. Tawa-tawa ka dyan. Ha? Chaba-ching-ching ka na rin, oh. So, ayun. Hapon na naman. Maggagabi na. Habunyag na. Ah, ito guys. Di ko pa napakita sa inyo kung ano nangyari doon sa ating titaw. Yung nakita nyo dito sa, ano na to, dito sa video na to. Or sa mga nakaraang video na sobrang healthy nila at ang lalaki ng mga haba, tataba ng mga sitaw. Ayun, ito na nangyari sa kanya. Saan na siya? Taba ko. Sintaba na siya ng daliri ko. Nagkamali daw kami dito, sabi ni mama, kasi napabayaan maggulang o kumbaga sa prutas. So, hindi dapat na ihinog yung bunga niya, ganun. So dapat meron siyang certain point na kailangan mo na siyang pitasin. Kasi pag nahayaan na maraming nagugulang, ayun, mangyayari sa kanya. Lagi na siya nagugulang, hindi mo na siya mapapakinabangan, ganun. So yun yung nangyari unfortunately dito sa ating sitaw dito. Ayun. Newbie struggles, no guys. So dahil baguhan. Ayan. Pero okay lang yun, napagkakita naman na to siya na nabawi naman yung puhunan. Mura lang may seeds. Yung ano lang talaga dito yung maintenance, management, ganun. So, nabawi naman, hindi naman lugi. So, next time, sabi nga, better luck next time. Ay, hindi natin kailangan na luck. Better management next time. So, please pakilike tong video kung nagustuhan nyo. At i-comment nyo sa ilalim kung anong gusto nyong makita dito sa Bukid serie. Mag-subscribe po para sa mga mas maraming future content dito sa Bukid. Na-realize ko nga pala guys, di ko pa napakita sa inyo yung partial finished product ng ating CR dito na nulungan tayo ng subscriber natin sa Japan. Ayun, shoutout po sa'yo. Ngayon ko lang itong i-give ko. Yan, nilalagyan ko kasi ng tubig yung CR natin. So, ayun, excited ako ipakita sa inyo to guys. Oh, ito siya guys. Ayan, so ba? Para ba? CR tour. So, ito, CR tour tayo. Di pa siya tapos, guys. Ayan. Nilibot ko na lang kayo, no, guys? Ayan. Yan yung napili namin bubong kasi... bukod sa kulang pa sa budget, mas maganda. Tapos ito, yun, ito yung binili nating flat sheet. Nas yan, hinulang. Pwede naman lagyan pa yan kasi meron pa doon maliliit. Kaya lang, okay lang, kahit may siwang na konti para may singawan ng gearbox, di ba? So ayun, pasok tayo mga chong, lagyan natin ng flashlight. Wow. Yun. Ay, madilim na. Hindi na pala kaya, no, guys. So, ayan, yung bubong. Ano na yung bubong sa inyo? Ayan, gawa ni Chabebeb yan. Ayan, wala pa tayo dito nalagyan talaga. So, ayan, simple lang siya. Ay, napaka... Hay-hay na ng buhay ko pag ako dyan may gearbox. Sila, mader, ante. Wala na yung problema dito maligo, mag-gearbox, ganun. Uwi na sila. Wala man ako may nakita ng tao. Pagkagyan yung kasi.
Mano ka? Upload. Mambon, nagiging ulan na. Yan, pag nag-jarbox ka, okay na, hindi ka nang babasa. Ano yan, may tao daw, sabi ni Chabebe. Mama nagigib. Ah, oo, si Dondon. Mawalan guys, dito sa bukid, kaya di kami magdidilig. Gawalis ng jarbox. Yan lang naman yung jarbox. Migs! Sinong tao kagabi? Ha? Kagabi guys, ano? Alauna ba yun? Beb, alas dos. Itong kahul ng kahul si Migs, sing kami guys kagabi. Kasi si Migs may kinakahul doon sa bandang bungad. Tapos, takbo na naman siya, nagbago na naman ang pwesto, nagbanda doon sa bandang, malapit na doon sa may ampalaya, sa likod ng bahay. Tapos, parang bye-bye siya ng pwesto, pero doon na naman yung spot niya sa dalawa. So, ayaw niyang tigilan. Yun, hindi rin kami makatulog kasi baka may tao. So, kapag ganun daw yung kahol ni Migs, may tao daw talaga, sabi ni Chabib. Kaya hindi rin kami natulog agad. Aba! Bibigyan mo nga akong tubig, paliguan natin ito. Maulan? Oo, okay lang. Alam. Ang title na ng vlog na to, diniligan namin ang bahay na dula si Marimo. Gustong-gusto niya yun eh. Himala, ba tayo mo ngayon? Niniligan namin ang mga baboy namin para lumaki agad. Chuk chuk chuk. Sayang guys, oh. Kasi ay po. Nagkanta hinog sa sobrang kabisihan. Ayan, pagkain ng pato. Hindi rin naano nila mader. Hindi rin naalala. Bunda, ang lalaki pa naman. Oh no. Oh no. Yeah. Oh, gito. Kapin. Hindi ko rin naalala. Hindi, nawala na sa loob natin to. Kasi alam mo kung bakit. Mm. Ito yung pinag-awa. Itong yung pinuhan ni Maribel na kanila. Yan, Maribel, masaya ka na. Charot. Huwag kang mag-alala, Maribel. Yung saging nyo mapupunta na sa mabuting pato. Saging nyo? Saging daw nila. Pwede, saging nila. Kuno. Guys, ito yung... Ay, ano yung... Ah. Guys, ito yung ano na... Bakit pa ako magnanakaw na nagkakasira ng saging namin? Ako, konti lang naman pala yung nasira. Ito, meron pa dito sapato to. So, sa amin, beb, binibili yan. Ginagawang banana cake. Hindi nga. Oo, oh, kay Kuya Mel. Kuya Mel, si Ate Rose. Ah, okay. Kumare ko, si Ate Rose, nasanay kasi ako. Habang maliit kasi ako, magkakapitbahay na kami hanggang sa lumaki na nga ako. Yun, naging ninong ako ng mga anak nila. So, ewan ko, nag-stick na lang siguro yung Kuya Mel, Ate Rose. Shoutout sa inyong dalawa. Yun nga, Chabeb, may pumupunta doon sa store nila. Tapos binibili yung mga malapit ng masirang saging. Super duper hinog na. Ginagawang banana. Mga ganyan? Oo, oh, mga ganyan. Dito kasi kapag ganyan ng saging, pinapakain na namin sa pato, Kuya Mama. Kape tayo guys, bago magano. Shout out sa nagasabi sa akin na magnanakaw ako. Itong saging namin, nagkakasira lang. Ah!
Siguro dahil sa sobrang busy natin, hindi na namin napansin na luto na pala itong mga saging. Nasira na lang. Oven lang. Tsaka kuryente. Ay, nako. Nagawa na ako ng banana cake. Pero, tol. Tol. Happy New Year. Arko. Ay, shocks. Maraming yan mamaya subay. Okay. Mga tol, lapit. Hindi ka nalapit sa'yo. Ayun na si Migs. Parang di makapasok.